anumang lahi, anumang kulay. Sama-sama sa tagumpay. Umulan man o umaraw. Ay. Kahit ang dulo ay di matanaw. Anumang hirap ng buhay, pangarap ay tagumpay. Tuloy lang ang sipat. Sa tuloy kikislap. Everybody sing! Kumalo! Hey! Ay sumigaw! Maghawak-hawak tayo'y sumayaw. This is our show, this is our Taga Pamilya forever. It's showtime! What's up, Manta people and Manta onliners! I love it! Happy Monday! Sama-sama natin simulan ang linggo na puno ng kasiyahan. Hindi matutumpasan. Marami kaming inihandang exciting surprises para sa inyo. I'm your trendy diva, Anna Ramsey. On tore, yes. Passport yung anuhan niya doon, framing niya doon. Ang ganda ni Anna. Sobrang close! Happy birthday, Anna. Happy birthday ba? My birthday. So beautiful. At bago kayo humigop ng mainit na sabaw, sumali na muna sa kwentuhang nag-uumapaw ang good vibes. Makikulit na with the amazing Suyu Squad. I'm your acapella buddy, Anthony Castillo. Happy Lunes. Yes! Naman na nag-solo flight nung nakaraan. Anthony, siya sabi ko kayo, huwag mong ginagalingan kasi binigyan mo sila ng idea na pwede isa lang yung phone. Ako naman, Anthony. Nako, maayong-maayong at loud sa tanan og happy, happy Monday. Habang tinitikman nyo ang ulam na pinirito with alamang og bagoong on the side, tumutupo na kayo rito. I'm your ka-lookalike, sweetie pie, Nikki Marana. Kaya mga kapamilya, kapuso at ka-HZ, makiuhangout nandito sa pinaka-fun na online tambayan sa buong universe. Ito ang Showtime Online! Yeah! Come on, come on, come on! Join us sa kasiyahan with our Soyu Squad! Just use our official hashtag for today, the hashtag Showtime. Yes, and of course, don't forget na rin to subscribe to our social media accounts, ha, na it's Showtime na. True. Uy, eto kumusta naman ating pantropiko. Yes, tropiko talaga ang peg. Na-inspire kasi ako dun sa ano, sa beanie. Oo nga. Okay, narinig natin. Hey, 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 ho, ho. Yan pala ang step niyan. Hoy, pero alam mo, napapaisip kasi ako, hindi kasi ako sure kung summer na ba talaga. Pero si Anna ang nagpatunay na summer. Summer na kasi, mga B. Ang peg ko talaga, ngayon, tingnan niyo yung accessories ko with the matching, ano yan, starfish. Very beach ang ano natin. On the way na ako sa beach. Kayo ko dalawa. Hindi, summer outfit din summer. Naman kami. Kasi kami yung mga, kasi yung ano mo, earrings mo, very summer. Hindi, doon kasi ito yung mga outfitan ng mga mami na atin ng mga ano, graduation. So, kung summer na din, At saka, ano, very yamanin. May pa-shoulder si Nikki, no? Iba nga, sorry, bakuna. Kasi pag inangat ko, maitim nga kay Likito. Ayun naman, di naman kayo maruno makisama. Grabe naman talaga. Ako summer din, pero nasa indoor, malamig ang aircon. Pero summer din yan. Kinoy naman tayo ni Anna. Yung rich kid. Rich kid, no? Hindi. Maputi kilikilin mo? Hindi. Patingin? Sa puti mo yan? Meron maputi kilikili, sasambahin ko talaga. Ay, oo nga. Kaya nga naka, yan o, yabang-yabang yun. Grabe naman siya! Ay, parang nung ganap nyo nung weekend, guys. Si Nikki, parang ang busy ni Nikki. Busy. Wait, kasi syempre, naka-iPhone ako, pero mahirap lang talaga ako. Kaya kailangan ko magtrabaho talaga, oo. Wait, shoutout sa lahat ng mga taga-Tarlac. Maraming salamat for having us, kami ni Paring Y, sa inyong Kanlahi Festival. Maraming salamat. Uy, congrats, Nikki. Congrats. Balita ko sobrang nag-enjoy mga madlang people dyan. Oo. May especially for you nga dun sa crowd. Mag-ex sila. Tapos magkasama nanood ng concert. Ay! It's a small world after all. Oo. Grabe. Ipitahan na natin yan dito. Sana nga, sana. Pero kayo guys, kumusta kayo? Okay naman. Ikaw, Anna. Okay lang ako. Hindi ako nag-off ng ano ng weekend. Usually pag Sunday, nag-off ako. So, nag-atubag business. Ganyan. Oo. May mga bago tayong product. Uy! Nakikita yung basket. Sabi mo, Nikki, di ka mayaman. O, tapos business. Ay, ayan. Hindi, mayaman na kasi talaga hindi, yan. Hindi, nagpapayaman. Kailangan yan. Kailangan sa ekonomiya yan. Para makapag-beach tayo para ngayon. Para makapag-beach tayo. Tama! Tama! So, ikaw, Anton, yung ginawa mo. Nakita ko na tumambay kayo ni paring. Pare! Iba naman talaga, pa. Andito ako sa ano, sa Showtime. Siyempre, work tayo. Parang noong Saturday, no? Sunday.
hindi. Coffee-coffee kayo kay, ni Mr. C. Ay, oo. Hindi, nung Saturday yun. May pinuntahan kami birthday, ano. Sabi ko nga sa parang Ryan, pero nag-alam ko kasi parang parang wala naman ng respeto sa parang Ryan kayo. Hello, sir. Hello po. Hello po. Kasi ano, nagparang may nagkape ata kayo nun. Kasi may pupunta kami birthday party. Eh, maaga pa. Eh, di ba, pangit. Pag pupunta ka birthday party, nauuna ka. So, tama. Yeah. Uy, alam niyo ba, today, kung ano ngayon, March 11 ay apat na araw na lang sahod na, pero today ay ino-observe natin ang National Prom Postal Day. Oo, very timely actually to kasi malapit na yung ano inaabangan nating lahat na Star Magic Prom 2024. Uy, nakaranas ba kayo ng mga promposal? Prom lang. Prom lang. Walang proposal. Oo. Ay, nalang partner. No choice na eh. Ganun. Anong memories niya ng ano, prom? Si ano? Basta ako na naalala ko, na happy ako, mga not so long ago lang to. 19? No, mga 2000-something. Tara! 1919. Quiet! Wow, Anthony! Wow, Nikki! Oo. O hindi, naalala ko lang kasi natutuwa talaga ako kasi yung naging last dance ko talaga, yung crush ko. God. So may nag-aaya pa sa akin mag-dance. No, kailangan last dance ko yung ano. Ay, talagang ipinush, no? Oo, kaya sabi ko, hindi na ako pwedeng isayaw. Ikaw, Nikki, anong mga ano mo? Malayo-malayo kay Ana, sobra. Ano? Yung prom ko, bantay-sarado ako ng tatay ko. Kala mo naman. Tapos ano ng parents. Strict ang parents. Kala mo naman eh, bi ano, mag-ato, prom queen. Grabe ka naman. Wala naman ako sinabing pangit. Sinabi ko lang naman eh, diba? Pero masaya yun, tapos meron yung kasi mga papagkain. Siyempre may mag-aambagay sa food, diba? So siyempre sinulat ko yung pagkain. So, pero yung ginawa ko. Nakasayaw mo rin ba ang crush mo nung prom? May gusto ko, ayaw niya. Ayaw niya. Ano message mo? Hi, Dylan Castillo. Ay! Sorry, ang tapang! Name drop! Bakit hindi kasi ayaw? Ba't ayaw niya? Hindi kasi ang girlfriend niya that time, si Arantxa Afable. Grabe nung dinidrop talaga niya, no? Pero ano ang pangalan nun? Sila yung ano, sila yung beautiful people ng ano, nung sasdo... Promise, i-search yun, Dylan Castillo ang pogi nun. Pero ano siya, pamilyado na siya kapatid ngayon. Kapatid ko yan eh, Castillo. Ayaw ko, no? Actually, sabihin mo nga. Oo, bakit di mo sinayaw so, si Nico naman? Usap tayo mamaya. Joke lang. Pero ikaw, Anthony. Ako, ano, alam mo, wala masyado. Pero lalala ko lagi akong, ano, pinapakanta pag prom. Yun lang. Nahulaan. Diba, diba nahulaan yun talaga. Ako din, wala sa isip ko yun. Wala something special. Ay, grabe. Kasi mga pinasayaw kaya si Anthony dun. Feeling ko pwede rin. Wow. Nakaharana siya yung habang may sumasayaw si Puro. O yung kumakanta ng mga love songs. Mm. Ang sarap alalahanin yung mga ganyang moments. Yeah. That's true. Hindi na kasi natin mababalik. Sige, try nyo mag-prom ngayon. Oo. Ayan, Star Magic, di ba, meron? Enjoy nyo din yun yung prom nyo ngayon. Yeah. True! Madam people, prom the very start. Taray! Good job na talaga kayo. Pumalo na naman tayo ng higit sa 200,000 ang ating Pink Concert viewers last Saturday. Maraming salamat! Thank you po. Ay, nako. Eto ha, noong nakaraang Sabado, bumida sa It's Showtime stage ang world class na nang-iisang HS Songbird, Regine Velasquez Alcacid, kasama ang pinagmamalaki nating TNT Champs. Talaga namang dinala nila tayo sa palasyo. Oo, grabe, ang galing na performance. Grabe, ibang level. Si RVA talaga yung ano no, parang siya talaga yung gateway. Kapag ikaw na nakaduet mo na si RVA, yun na yun. You made it. Yes. Narating mo na yun. Tama ka singer dyan. Singer ka talaga. Professional singer ka. Uy, alam nyo hindi lang yan ha. Dahil natatapos, hindi lang dyan natatapos. Dahil nakakulitan din natin dito sa Soyuz Studios si na JM Yusures. Wala ka na naman, Nikki! Uy, ngayon nga lang ako may schedule. Sige na guys. Uy, share ko lang. Ikakasal na ako. Congratulations! July. Oh, uy, congrats, Nikki. Thank you. Congrats. So happy for you. Grabe. Si Vin, sa Philippines muna. Yes! Punta kayo. Kasi cloud tayo, tapos pupunta kami. Oo, kailangan ko din kasi ng cloud talaga. Sige, doon tayo mag-soyu. Or dito ka magpakasal sa soyu. Pwede nga lang eh, no? Pwede, may special. Mag-start tayo dun sa helipad. Why? Wow! Social! Bongga, diba? Totoo, pero balikan natin sinasabi ko kanina. Oo nga. May ADHD ba naman? Going back, eto na nga. Nakatambay dito sila, Jayon Yusures, Raven Umali, Laika Estrella, Raya Jan Villarreal, Mariel Montiliano and JM De La Sar. Na kaya ko nabanggit yung kasal. Bakit kasi sila yung gusto kong pakantayin. Tsaka si Anthony. Ay, true. Why not, no? Uy, pero wait lang, ihabol ko lang kasi happy ano Women's Month ngayon. Uy, happy Women's Month. Oh, thank you so much! Oh, ano
yan, Nikki. Oo. Yung tattoo ko. Ano nakalagay? Ano? Ah, okay. Oh, yes. Babae po ako. It's ganun. Art. Diba? Ganda. I love it. Oo. Kaya nga, 4 minutes na lang sa karaoke. It's naman champion, ha? Ang galing ng tambalan ni na Quiz Ion and Darren. Ako, pinangunahan naman ni Ate Reg ang pagpapahula. Winner naman ang ating player dahil nanalo sila ng 25,000 pesos at ipamahagi ito kini Kuya Ogie sa masisipag nating madlang halo-halo vendors. So, oh, yan. Nakakagutom. Gusto ko ng halo-halo. Oh, oo, pero eto ha, kung merong hulaan kape sa mga kids o kape halo-halo. Kape muna. Uy, meron naman din nawala ng love sa Especially For You, ha? Nasubaybayan natin ang breakup story ng ex-couple na sina Giles and Rhea. Dahil issue kay Giles ang pagiging selosa at immature ni Rhea. Ang mga maliliit na bagay na ito ay nagpatong-patong na hanggang sila puno na siya at tuluyan ng nakipag-break. So sad. Oo, Drea. Andrea kaya. Ah! Mga tita jokes talaga. Ay nako, ay eto naman yung comments sa ating madlang onliners. Sabi ni Ruff Estanda Barcelona. Saba with ice. Tama naman, madali mag-sorry kung hindi mo naman kasalanan. Yun nga, mahirap mag-sorry kung di mo naman kasalanan, 'di ba? Ha? Nalito ako. Wait. Go for #3rich. Paano? Hayaan niyo na every comment counts. Tama. Oo. Ito, Bulaong Maricel, mas okay pa yung OA kesa sa KJ. Oh, pag OA, pwede mo siya sabayan sa trip niya, di ba? Tapos, pag KJ, parang walang happiness. Ay, ang taray ng mga comments. Oo, oh, ano? Pag KJ ka, hindi ka masaya. Kamasaya kasama pag KJ ka. Enjoy daw. Totoo. Pero yun yung sabi ni Nikki, every comment counts. Tama. Oo. Oy, pero, nabiguman ang puso ni Giles. Nakatagpo naman siya ng bagong kaibigan. At yan nga ay si Rich. Si Rich ang napili niya makadate. Ma-reach kaya nila ang forever? Abangan! Pamanyorch! Si Rich iti. Nakadate ni Giles. Well, cute o, na-all. Totoo. Ay, na-all. Ano paan? Oh, sa 5 talented bagets na nagtapatan sa Zinc Weekly Finals ng Taon at Tanghalan Kids, ang Powerful Voice. Ayan, Honey Danessa and si Naris ang bumita. Siya ang nagwagi at aabante na sa susunod na level ng competition. Congrats! Oy, pero mamaya, sino kaya kina Jazzy Rivera, Ayesha Bahoy at Arian Manigos ang tatanghaling daily winner? Abangan. Hindi rin namin alam, kaya sabay-sabay natin abangan. Yes, Mandang People! May mga harana sa atin ngayong tanghali, ha? Naku, humanda ng mainlove sa nakakakilig na performance na nag-iisang Jason D. Uy, exciting! Madlang People, ito pa, magkakaroon po ng auditions para sa pangmalakasang segments ng It's Showtime. Tawag ng, di ba ibire, tawag ng Aray. Tanghalan Kids ay open to all singers 6 to 12 years old. At tawag ng Tanghalan Year 8 naman ay para po sa mga singers na 16 to 59 years old. Maghanda rin po kayo ng -1 isang English at isang Filipino song. Yes, Madlang People, ibahagi na ang inyong storya sa Especially For You. Para sa ex-couples, dapat kayo po ay 18 years old and above. Open po sa lahat ng genders. Come on. Yeah. Oh, so good na kayo, ha? Gusto namin marinig ang stories ninyo. At para naman maging searchy, dapat kayo ay single, syempre, 18 years old and above. At open po ito to all genders. Sumugod na on March 16 sa Robinson's Butuan. Yes, at para naman sa Madlang People sa Mindanao, tara na at mag-audition sa March 14 sa Likmeg Thai Event Center, Cagayan de Oro City from 10 a.m. to 3 p.m. Aha, uy, may audition din tuwing Sabado sa ABS-CBN Audience Entrance mula 10 a.m. hanggang 4 p.m. Kaya maghanda na and kita kids. Para sa ibang detalye, bisitahin lang aming social media accounts at it's showtime na. See you there, mga kapamilya. Kaya naman nandito na siya. Abangan po natin mamaya ang mga kaganapan dito po sa Showtime Online News. In the meantime, let's give it up for Jason D! Babalik kami, Showtime Online. Nagbabalik ang favorite niyong online tambayan. Ito ang Showtime Online. At dito ba rin ang Acapella Buddy Anthony Castillo? Ang inyong kalokalike Siri Pai, Nikki Amarana. Kasama niyo rin yung Trendy Diva Anna Ramsey. Oy, mag-tweet, comment, react using our official hashtag for today na hashtag Showtime Fantastic. Yes, Madlang Onliners, fresh na fresh from its Showtime stage. Magsabi lang kayo kung kinikilig na kayo. Please welcome singer-songwriter Country's Prince of Soul. Uy, Jason D! Hello, 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 hello. Madlang People sa online. Kumusta po? Jason D
Galing po yung ano, Madlang Onliners natin. Yes, kumusta ang experience? Ay, hindi pala sa akin yan. Madlang Onliners! Magandang hapon po sa inyo, magandang tanghali. Kumusta po kayo? Marami yung adlaw, Jason. May adlaw, may adlaw. Sa tanan nga mga Bisaya, di ang agakaon ka ron. Pero sana nagtassel ka. Sana wala akong mahanap na tassel. Kaya ayaw yung eh. Yung grad cap ko na lang, tinanggal ko yung ganun sa grad. Nilagay ko dito. Power kaya nito. Obra. Ibang maganda. Kamu sa experience thank makapag-perform you ulit sa Showtime stage, Jason? Masaya, masaya. Lalo-lalo na ano, parang na single ko yung pinerform ko. Nakakatuwa. So marami-marami salamat sa Showtime. Napasayaw nga po. Napapasayaw tayo. Oh. Oh, nakakatuwa. Isa-isa sila showdown eh. Dapat dito din. Turo ko dapat pakita ko rin dito. Ganun ka lang. Ganun ka lang. Hey! At patingin nga, patingin. Si Nikki muna. Nikki! Oh, hey! Go, Nikki! Hey! 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 Oh! Oh. Oh. Anthony naman! Anthony! Anthony! Let's go! Hey! Hey! Nagawa na kayo. Oo, pero yun nga, napakinggan natin kanina yung single mo, pinerform mo ng live. Ano bang hugot ng kantang to, Jason? Share mo naman sa amin. Yung ano kasi, itong magsabi ka lang is part of a series of songs na nasulat ko. Na parang ang tinatackle niya, yung parang stages of grief. Pero instead of grief na may namatay, parang grief ng parang the death of a relationship. Okay. Parang patapos na yung relationship. So yung mga previous releases ko was Gusto Ko Pa, which is parang about denial. Uh-huh. Tapos yung sumunod doon is Ulit-Ulit, is about ano, bargaining. Oh. Tapos ito parang ano na papunta na sa acceptance. Itong si Magsabi Ka Lang. Pero itong Magsabi Ka Lang, parang sa grief stage pa siya. Oo, kasama pa rin siya sa stages. So meron pang kasunod to. Meron. Yung acceptance. Ay, ang ganda. Oh. No? May depression pa. Ah, may depression pa. Stages kasi yan, ano, stages of grief. Curious ako ng mga time na sinusulat mo yung kantang Magsabi Ka Lang. Nasa ang lugar ka nun, Jason? Oo, nasa ang mga lugar ka banda nung sinusulat? Taray naman, take us there. Anong lugar? Ano ba? Coordinates ba sa mapa? Ganun. Sa ang kwarto ng bahay ko? Ano? Dala sa Manila or sa like sa province or you like sa Manila lang, sa QC, Manila, sa Fairview. Kasi di ba pagka nagsusulat ka, proseso talaga yan, di ba? Gano'ng katagal parang kumbaga na isulat yung song? Depende kasi. Iba-iba kasi yung pumapasok na inspiration. Minsan, pabilis ako sumulat, mga 10-20 minutes natapos ko. Pero iba, nara-writer's block ako, inaabot ko. Minsan iniiwan ko, tapos babalikan ko. Ipagpapabukas. Ipagpapabukas. Pero ba't ko naisip to, like ikaw personally, na nangyari itong mga ganitong stages sa buhay mo? Hindi naman super specific. Siyempre, nakukuha ko ng inspiration sa mga kwento ng mga kaibigan ko. Mga nagko-confide sa akin, no, ito nangyayari sa... Yung kaibigan mong writer, no? Napamarites, isulat lang pala niya yung story. Sige, kwento pa kayo sa akin para meron ako material. Diba? Pero it only goes to show na si Jason, hindi lang mabuting kaibigan. You're a good listener. Din. Totoo. Kailangan natin yun. Isulat niya pa, you know? Especially when we're facing these kinds of ano feelings natin. So kung kayo, meron kayong mga pinagdadaan. Kwento mo sa akin para meron akong masulat. Magulat ka na ano release na naman ng bago. Tapos mag-opening ulit ako ng show. Tapos kwento ko yun ah. Tapos nakatassel ulit siya. Mas marami na tassel. Mas marami. Pero ang galing. Personally, ikaw, kapag halimbawa ayaw mo na, paano sinasabi? Anong sinasabi? Ako, para, ako kasi, parang ayokong makasakit o ayokong makasakit. So parang, Ang hirap. Pero kailangan mong, ano yun, parang rip off the band-aid na. Kasi parang ayaw mo na rin patagalin. Kasi nga, sabi sa kanta, parang kung ayaw mo na, Magsabi Ka Lang. Kailangan i-apply mo rin sa sarili mo. Kung ikaw mismo, ayaw mo na rin, sabihin mo na sa partner mo. Kasi kawawa naman na pinapaasa mo pa siya. Totoo. Kung baga, huwag kang magsinungaling sa sarili mo kung ikaw na mismo nararamdaman mo. Libra ka ba, Libra? Gemini. Uy! Gemini. Gemini, hello. Hello. Kaya kayo ganito. Come twin on. Flames. Yeah. Twin. Where have you been? Nobody. Ano ka? Ako, Sagittarius. Sagittarius kayo. Hindi, Libra ko. Okay, pero ito. Sabi nung Madlang Onliners kasi, Jason, gusto naman nilang marinig ang iba mo pang single. Okay. So, pasample naman dyan yung iba mo. Okay. Yung kumbaga, yung first stages, yung ibang songs dito. Okay. Yung una-una dito sa series of song, yung Gusto Ko Pa. Yan. Sige. Ano siya?
Gusto ko pa kahit na ayaw mo na. Kahit niluloko mo lang ako. Gusto ko pa kahit nasasaktan na. Handang masaktan para lang sa'yo. Hihintayin hanggang sa huli. Pag-ibig mong di mo kayang isukli. Kahit masakit, gusto ko pa. Live ba yun? Parang recording, no? Makita, wala ba tulog si Jason? Wala ba siya tulog na yan? Ah, ganun full time kasi. At saka feeling ko inspiration yun din si Michael Jackson sa song na yun. Oo. Oh. Oh, oy, pero maganda, alam nyo, ano, advice ko lang, para talagang mag-gets nyo yung buong story ng series of songs. Pakinggan lang. Pakinggan nyo simula nung first stage, yeah. Diba, hanggang dito. Oo, oh, yes. Oh, ayan. Yes. At syempre, this is now the time. Promote mo na yan, Jason. Go ahead ng inyong mga social media. Yes, oo. Oh, yung narinig nyo kanina, yung perform ko po is pagsabi ko lang. Ayan, tumutugtog ngayon sa background. Available na po sa lahat ng mga streaming platforms. Isim nyo kung saan po kayo nakikinig ng music, Spotify, Apple Music, Deezer, YouTube. Yung lyric video din nasa YouTube. Abangan nyo po yung music video, lalabas na soon. So, ayun po. Marami salamat sa lahat na nakapakinig na. And, ano pa ba? ASAP natin to every Sunday. And mamaya, maghuhurado ako sa Tawag ng Tanghalan Kids. Sa yeah, it's no. Showtime. Daming blessings. Congratulations. Yes, congrats, Jason D! Thank you! Salamat. Again, stream niyo yung song niya. Nako, eto, tutok na muna tayo sa Karaoke Kids Madlang Onliners. Magbabalik pa po kami dito lamang sa Showtime Online News! Hello! Non-stop ang masasayang ganap dito sa Showtime Online Yeah! Oh, mag-tweet, comment, and react using our official hashtag for Kadena hashtag Showtime Fantastic! Fantastic talaga ang araw natin today! Dahil ngayon nga ay makakakulitan na natin ang ating mga cutie chickadees ang karaoke kids! Pati muna! Let's go, kids! Alam nila yung kanta eh. Alam niyo yung steps, alam niyo yung steps. Paano yung steps? Patingin, sige, patingin. Let's go. Ay, di alam ni Ate Imogen. Si kulot lang daw, alam niyo. Kulot, sige. 7, go. Sumasaya, magmula nung makita ka, nagwawala ng pangangamba, pag ikay ka feeling na, feels like summer now with you, sa islang pantropiko. Very good naman! Memorize ni Ate Kulo. Oh, gusto yun dyan talaga. The boat is sinking. Dito. The boat is tulubog yung mga. Oh, isa na yung boat na. Oo. Akit, behave sila ngayon. Medyo behave sila ngayon. Behave sila. Bakit behave kayo today? Ito mali namin. Oo. Ano ba mga pinagkakaabalahan ninyo itong nagdaang Sabado at Linggo? Anong pinagkaabalahan nyo, Argos, nitong Sabado Linggo? Hello, hello, ayan, ayan. Opo, ano, nag-alumnay po kami po kami, kasama ko po si Tito yung kasi daddy po nga. Alay homecoming! At yan, kulot, kulot. Ako po, pumunta po ako sa bahay na ating Batang, tapos po, nag-billiard po ko doon, tsaka po kumain ng seafood. Billiard? Ang sarap naman ng seafood! Oo. Wow! Oh, Kuya Chase! Si Ate Imogen naman. Nung Saturday pa, nag-gutaw pa ya at dinulat po kami ng mga besties ko po. Tapos po, nung Sunday po, nagpamassage po kami. At sarap! Ito mga Ate Imogen. Grabe ko na hindi to bata eh. Grabe grabe yung mga activities ng ating mga kids. O si Jace naman. O Jace. Nag-practice ng ano? Anong pinractice mo? Script. Bakit? Para saan yan? Bawal ba sabihin? Bawal. Surprise! Surprise na lang daw. Pero tuwa ako sa massage. Kasi nung nagpa-massage ako, Ate Imogen, matanda na si Ate Nikki. Kumusta yung experience ng massage? Sobrang sarap po ng tulog ko po. Hindi ka nakikilite kasi usually yung mga batang ganyan. Hindi ka nakikilite. Hindi ka nakikilite. Okay ka naman. Pagod ako. Gusto ko lang ako. Totoo. Grabe. Pero kids, alam nyo ba na today ay National Dream Day.
So literal muna tayo. May natatandaan ba kayo mga napanaginipan ninyo? Hi! Anong ano memorable sa inyo na dream? Oh, sige, si Jace muna kasi siya yung unang nag-yes. Yan, inaalala niyo pa. Oh, sige. Si Ate Imogen. Oh, Ate Imogen. Ate Imogen. Ah, sige, kaya Jace muna, sige Jace. Kulot, kulot. Nasa ano daw ako? Nasa Korea daw ako. Wow! Wow naman, si Ate Kulot. Ako ho, nasa horror daw ho ako nun. Nasa lang ho. Nightmare ho ako nun. Hindi ka natakot, Ate Kulot? Pero nung bata ako, naging purple po ako. Nung bata ko, bata pa rin ngayon. Pero nung baby pa po ako, naging purple po ako, hindi ako nagising. Naging purple. Hindi ka natakot, ate? Ate Kulot? Ano nakatakot yun, Ate Kulot? Di ko pag-isip ko nga ho nun. Di ko alam ho kung ano nangyari sa akin. Grabe yung mga dreams. Pero sa tingin mo dyan, anong dream yung parang naalala mo? Hmm. Ano ba yan? Nandun ka ba sa Candyland? O kunwari kagabi. Anong dream mo kagabi? Naalala mo pa ba yun? Ba kayo? Nakalimutan. May ganun mga talaga. Ganun. Nakakalimutan. Masarap yung malalim yung tulog masarap niya talaga. Masarap ang tulog niya. Yes. Okay. O si Argus naman. Argus, ikaw. Upo, wala na akong maalalang panaginip ko eh. Straight to the point. Wala akong maalala. Yes. Pero ito na lang. Kung wala kayong maalalang ano na lang yung gusto niyong napapanaginipan. Sige. Sige po. Sige. Okay. Sige, Kuya Argus. Kuya Argus. Sina? Ano? Ano? Anong gusto mong mapanaginipan? Anong gusto mong mapanaginipan? Kunwari, mamayang gabi ba, nanaginip ko, anong gusto mong makita sa dream mo? Ano? Kung makapunta lang na Canada, kasi po andun yung tita ko po. Canada! Ate Kulot! Oh, sige. Ako po, gusto ko yung nag-travel ako, tapos wala nang gusto ko binili. Ay, shabby. Sarap nga naman. Oh, si Jace. Chocolate Factory. Chocolate Factory. Oh, Willy Wonka. Willy Wonka. Ay, masaya yun. Pero diabetic ka. Si Ate Kulot. yung mamit ko po, yung favorite K-pop group ko po. Sino yun? New Jeans po. Oy! Nakakatuwa naman. Nakita ni Ma'am Shimela, yan yung mga New Jeans. Mamit lang or kakanta ka with them? Kasama mo silang mag-perform? Mag-perform? Ay, hindi malabo yan, totoo. Baby. Yes. Imogen. Sample nga. Wait lang, sample tayo kayo. Ano, Ate Imogen? Ano, anong favorite mo na song nila? Sige nga. Super Shy po. Sige nga, okay, kantahan mo nga kami. Two, three. Go! Super Shy, wait a minute, wala, Mickey Man. Cute, ate. Na-shy siya. Na-shy siya. Pero ito, speaking of dreams, ha, mga kids, magkakaroon tayo ng activity. Madali lang yan. Idodrawing nyo lang yung mga gusto ninyong maging trabaho nyo paglaki nyo. Wow! Sige, ito-drawing. Ito na. Drawing nyo. May pens na dyan, tsaka paper. Wedding doctor. Habang ba, nung bata kayo, na ba gusto nyo? Ako, scientist. Scientist. Mm-hmm. Ako iba-iba eh. Doktor, police. Kung anong trip ko nung mga araw na yon, iba-iba everyday. Ganun pag bata eh. Ako gusto ko talaga maging doktor or yung newscaster sa TV Patrol. Ever since. Beauty queen din, kaya lang iniwasan. Sabi ng parents ko, anak, yung mga ano tayo. Hindi, mag mga mata kasi tayo, may mga dream tayo na yung parang minsan astronaut yung mga gano'n. Totoo naman talaga. Tingnan diba? Natin kung anong mga dreams sa mga matang onliners natin. Sige nga, ang bilis natin mo dyan, no? Yan, no? Si Jace, wala pa na susulat. Iisip pa daw nila. Iisip pa niya, okay. Oo, basa muna tayo ng comments habang nag-drawing ng mga baguette. Sige. Hashtag Showtime Fantastic po ha. Don't forget to use our official hashtag. Yeah. Okay. Teka lang, saan kayo magbabasa? Ako sa Showtime Online Here. Ako sa Kapamilya Online Live. Si Ana sa Twitter. Sige, gusto niyo ako na sa Twitter? Sige. Si Ana na sa Soyu. Ako sa Twitter. Sabi na agad ni Bam Bam Jokson. Shout out! Hello, Bam Bam Jokson. Happy watching. Uy, congratulations sa mga winner ng Oscars. Wala naman. Congrats pa din. Congrats. Kay Robert Downey Jr., congratulations sa'yo. Best supporting actor ka, boy. Congrats. Nanalo pala si Paring Robert. Si Paring Robert. I Love You 3000.
Si ano yun eh, si Iron Man. Oo. Yeah. Inahan ko lang yung official hashtag natin today, guys. Keep on sending your comments. Aha. Ito tama. Sabi ni Ella May Peña Florida, pa shout out sa family ko, Peña Florida family from Las Piñas City. Hello po sa inyong lahat. Hello. Sabi ni Sai Sai Chinita, ang cute naman daw ni Imo J. Busy siya. Oo. Focus si ano, Ate Imo J. Focus siya sa drawing niya. Yes. Oo. Si Mayan, sabi niya, Happy Monday, Kimmy. Kinda energy. Hello, Miguel Ortiz Masangkay. Thank you. O, eto si... Ang dami nag-tweet about kay Ate Kim Chu. At eto na nga si Yaeli. Sabi niya, that's how you do it, girl. Sabi niya, sa pa-split ng ating binibining kurba, Ate Karil. Galing nga ni Ate Karil. Uy, meron nakikiano, nakikisagot ng mga ano childhood dream nila. Sabi ni Archie, piloto. Pilot. Ay, tapos si Argus na. Tapos na. Pakita mo, Argus. O, oh, ano yan, Argus? Lapit explain. Lapit na, Argus. Ipakita mo sa mata ko. O, oh, sige, lapit ka pa. Ang ganda, Ar... Eto, eto, ang ganda, puti. Ang ganda, no? Very pure. No? Yeah, patingin na lang pure siya. Pure na pure. O, sige, patingin na lang. Ano yan, explain mo na lang, baby. Doktor po at saka polis. Ah, doktor gusto at polis. Gusto ni Kuya Argus maging doktor at polis. At the same time, sabay, no? Yes. Pares pala tayo nung bata tayo, yan din yung gusto ko. Oo, kayo kids, 30 seconds na lang. Pakita nyo na yan sa ating ano, Madlang Online. Oh, dali na. Tara, si Ate Imo Jen. Malang, Kuya Jace. Ah, ano daw? Security daw. S-E-C-S-E. Ay, wala na. Nako, sige, ipapakita natin yan mamaya. Okay. Ayan, CEO, si Ate Kulo. Ay, grabe naman yung diba? CEO. Si Kuya James Korea. Ako, matutupan lahat yan. Pero huwag kayong alis. Magbabalik po kami dito lamang sa Showtime Online! Yeah! Joy, you can choose whatever you want. What if I choose not to stay? Lahat na binibigay ko is not enough to make you stay? Ginawa mo yon para piliin kung piliin ka? Kung mahal mo ko, bakit hindi mo? Bakit hindi akong piliin mo, Joy? Kung mahal mo ko, bakit pinapapili mo ko? Ethan and Joy. Hello, love, goodbye. Yeah! Sa Captain Bernardo ko dun. Damang-dama, ha? Aal din ako dun, ha? Parang si... instead na Catherine Bernardo, parang naging Bernardo. Oh, kilala niyo yun? Hindi na nila kilala si Ono. Home along Dariles. Home along Dariles. Ay, hindi ko masyado. Ay, kasi nga mas ano kayo sa akin. You're still tuned in sa programang Puso Pag-uusapan sa Tanghalian. This is exclusively, especially for you. Kasama niyo pa rin po yung Trinity Diva and Ramsey. Ang inyong acapella buddy, Anthony Castillo. Ang inyong kalakalikes, Yuri Pai, ni Kim Morana. Maayong adlaw. Shoutout sa tanang mga nakasubaybay sa amin dito ngayon sa Showtime. Hello. Hello po. At ayan na nga, kanina nga ay nasubaybayan natin ang breakup story ng ex-couple na sina Carlo and Bianca. Tumagal ng 6 months ang kanilang relasyon. Nagdesisyon na sila maghiwalay nang pumunta si Bianca sa Japan para mag-work. Hindi raw kasi kaya ni Carlo ang long-distance relationship. At dahil nga sa naging issue nila, pipigilan mo ba ang partner mo kung gusto niyang i-pursue yung pangarap niya sa malayong lugar? Ah. Alam mo, huwag na tayo lumayo. Tanungin nga si Nikki kasi yes. Long-distance relationship totoo, si yan, Nikki. Back to you. Personal experience, hindi ko pinipigilan yung jowa ko na i-pursue niya yung gusto niya kasi at the end of the day, pera din yun. Tama. Buka tayong pera eh, di ba? Oo. Pareho naman kami nag-grow. Ang importante kasi doon, meron kayong end goal pareho. Hanggang kailan lang kayo mag-LDR. Yeah. Lahat kasi may hangganan yan. Mm-mm. Kung LDR, kahit gaano katagal, basta iset nyo pareho na, uy, after 5 years, tama na yung ano, magsama na tayo. Yes. And you also have to evaluate yourself. Kaya mo ba? Una pa lang, bago mo pasukin yung ganong sitwasyon, you personally, kaya mo ba yung ganong sitwasyon? Kasi ako, nakasagot ko na to before na aww. I've been in an LDR type of relationship. Mm-hmm. Sabi ko hindi ayoko nang maulit siya pero nakayanan ko. Aww. Parang ganoon. Pero kung ngayon mangyayari, parang hindi ko napipiliin. Totoo, mahirap kasi yung LDR eh, sa totoo lang no. Ako personally hindi rin ako pang LDR. Mm-hmm. So
of course, wala rin naman tayong karapatan para pigilan ang pangarap ng isang tao. Lalo na kung pumasok ka lang naman sa mundo niya, tapos may pangarap na siyang ganon. Yes. Wala kang karapatan para pigilan yun, no? Uh-oh. And yun nga, tama, kailangan maging malinaw ang lahat. Hanggang kailan mo ba ito gagawin, di ba? And of course, yung pinaka-main purpose din nun, syempre para sa inyo din naman yung dalawa, yes, di ba? Practicality din. May kanta, di ba, love won't keep you alive. Yes. When we're hungry. Yes. So, hindi lang sapat ang love. Hindi pala yun yung lyrics ng kanta. Love will keep us alive pala yun. Won't sabi mo. Iba na pala. Naman namin. Pero maliit. Pero sa totoong buhay, in reality, oo, hindi tayo mabubusog ng pagmamahal lang. Kailangan pera pa din talaga. Diyan din kasi pumapasok ang maturity sa relationship. Tama. Diba? Kung alam nyo na talaga yung kung ano ang dapat gawin sa buhay, dapat mas malawak na rin ang pag-iintindi pang-unawa, mo. No? Correct. Yes. O dahil mahirap ngayong long-distance relationship, gaano ba kahalaga na hindi tayo nag-o-overthink? Kasi 'di ba si Carlo ma-overthinking. Oo. Yes. Alam mo kahit di naman long distance kung overthinker ka talaga. Overthinker totoo. Talaga. Kahit nandiyan lang si Nikki daw bilang overthinker. Oh, talaga sobra. May ganun kami na sobrang selos ko, sobrang overthinker. Ang ginawa ng jowa para maibsan yung pag-o-overthink ko is ano lang talaga, i-affirm niya ako na make sure na lahat ng ginagawa ko para sa ating dalawa to, loyal ako. Mm-hmm. At nasabi mo nga rin before, Nikki, na nabawasan na yung pagkaganan mo, di ba? Oo, yung pagka-overthinker tama. Mo. Kasi nga, kumbaga, ginawan din ang paraan kasi ng partner mo para hindi, para mabawasan. Diba? Oo, kasi kung everyday naman pinaparamdam sa'yo na ikaw lang, yes, may assurance, secured ka, di ba? Parang ikaw mismo, parang mahiya ka, ay, pag-iisipan ko pa ba? Parang binibigay na yung 100% na pinapakita na niya na ako lang talaga. At kung mahal mo yung partner mo, hindi mo rin siya hahayaang mag-overthink lang na mag-overthink. Gagawa at gagawa rin ka talaga ng paraan. Yes. Maka-overthink ko, sabi ng jowa ko, magpo-propose ako. Ayun. Nag-propose. At ikang kasal na. Pero ito, another question. Gano'n nga ba kahalaga yung pagko-compromise sa relasyon? Kompromiso. Kasi minsan, hindi nag-meet halfway, pero ayaw niyang maghiwalay. So, wala, ganun talaga. Siyempre, pag mahal mo yung tao, hindi mo basta i-let go just because ng isang pangyayari lang, no? Kung feel mo, pwede ka namang mag-adjust, di ba? Then, kagawin mo yun. And dapat siya ganun din. Hindi pwedeng one-sided, ikaw lang lagi, yes, di ba? It should be balanced. So, mahalaga yung kompromiso talaga sa isang relasyon. Kasi kung lagi mong iisipin na, ay, wala, may mananalo, may matatalo, walang ganon. It's about compromise talaga, di ba? Tsaka minsan, may mga tao rin kasing sobrang submissive, di ba? Pero minsan, yung pagiging submissive nila ay na-abuse kasi nga parang feeling nung siya na lang ng other adjust person. Na adjust. Siya na lang na-adjust, na-adjust. So dapat, yun nga, babalik tayo, responsibility mo rin to check on your partner kung am I being too much sa relationship baka na ito. Baka siya na lang nagbibig ko. Yes. So true. So true. Sobrang saya kasi ni Nikki eh, kaya... Hindi. Na. Pero ano, pero usog. Pero may mga times kasi na hindi tayo pabor sa desisyon ng tama partner natin, desisyon nila sa buhay. So anong gagawin natin pag ganun? Ayun nga eh, compromise, no? Una sa lahat, dapat pag-usapan nyo muna ano yung pros and cons nung bagay na gagawin, di ba? At bakit nyo ginagawa yun? Oo. Ako personally, inaano ko talaga pag may mga ganyang decision making. Nilalagay ko talaga, sinusulat ko talaga yung mga advantages. Nakatulit-charat. May PowerPoint. May presentation. Ito ang mga mangyayari kapag ginawa mo yan. Okay. So, pero totoo, sinusulat ko talaga advantages, disadvantages. Of course, pag malamang at lumabas dun yung advantages. So, okay, doon mo makikita na ito pala ang pwedeng kalabasan. Yes. At kung hindi pa rin makipag-compromise ang partner mo, may problema siya, 'di ba? Kahit alam yung tipong alam niya na yung mga disadvantages na mangyayari dahil sa gagawin niya, pero ginawa niya pa din. Siya na yung may problema. Parang wala naman siyang medyo sacrifice niyan sa relasyon. Ikaw yun na lang ng ikaw. Kasi yung love, kasi part yan yung ano eh, may sakripisyo ka kahit papaano. Dapat talaga pareho kayo. Oo, hindi pwedeng isa lang ng isa lagi yung magsusakripisyo. Minsan hindi rin natin masasabi yung pantay eh. Kasi minsan, 'di ba, para ang hirap na yung sabihin natin, yung equality, ang hirap siya na word minsan sa relationship. Meron talaga minsan yung isa yung nakakaangat, minsan yung isa naman, yung ganun. Merong isa na mas sobrang nagmamahal. Oo, may isa na sobrang nagmamahal, may isa na nagpaparaya. Parang, I think it's normal sa relationship. Ano yan eh, parang feeling mo, minsan, ikaw yung nakakalamang sa pagbibigay ng love, pero hindi mo napapansin, dahil sa kakakwenta mo, hindi mo napapansin na siya naman, yung partner mo, sobra din siya sa ibang aspeto. Aspeto, yes. Ibang ways, hindi mo napapansin. Totoo. Pero
Kasi ano eh, ng ibang bansa rin si Bianca para suportahan yung family niya. Eh, yung ganun kasing ano, hindi natin pwedeng tama, disregard yun, pigilan. Oh, oh. Kasi may responsibilidad din naman siya, diba? So, paano niya ibabalance yun? Paano? Paano mo ibabalance? Yung jowa or yung... Paano mo ibabalance yung responsibilidad mo sa jowa at sa pamilya? Una sa lahat, dapat maintindihan ng jowa mo na family first. Mm-hmm. Diba? Kasi yun naman talaga eh. Mga, talagang ano tayo, diba? Mga family-oriented tayo, mga Pilipino. Dapat, una sa lahat, dapat klaro sa kanya na hindi mo pababayaan ang iyong pamilya. Correct. Na ganun, parang feeling ko it's a default siya. Na parang before anything else, family first. Dapat matanggap yun ng partner mo. Oo, pero syempre, dapat may bukod yon, of course, it's given na we're very family-oriented. But I think dapat may, ano ka rin, hanggang saan, para ikaw din yung sarili mo din, iisipin mo din. Yes. Diba? Kasi for sure, yung person na yon, hindi rin naman niya gusto na malayo siya sa ibang bansa. But of course, para sa kanya, yun yung opportunity niya eh, diba? So, dapat meron nga, yun, katulad sinabi ni Nikki, malinaw hanggang saan, hanggang kailan. Totoo. Diba? At saka, it doesn't mean na priority mo yung family mo, i-disregard mo na yung partner mo, di ba? Nandun pa din siya. Question yan, madalas ko narinig sa akin. Kasi only child. Okay. Only child. Tapos, syempre, since ikakasal ako, requirement ko din, kumbaga, obligation ko sa magiging asawa ko na magsama kami at some point. Oh, yes. So, palagi kong tinatanong yan sa sarili ko na, paano na kaya yung nanay ko pag ano, pag pumunta na ako ng Greece, parang naiyak ako. Hindi, hanggang ngayon hindi ko alam kung ano yung, kung paano ko sasagutin yun kasi breadwinner ako. Yes. Hindi ko naman pwedeng iasa lang yung nanay ko sa magiging asawa ko. So, hindi ako maganda pag ganyang angle. Hindi, mahirap siya sa totoong buhay. Oh, oh. Mahirap yung LDR. Dati sabi ko, ay, kaya ko to, kaya. Hindi. Pero pag dito na yung seryosohan na talaga, pag gabi-gabi nag-uusap kami ng nanay ko, si mama, sinasabi niya, hindi anak, masaya ako. Punta ka lang doon, dito lang ako. Doon ako nasasaktan kasi parang yung, syempre yung nanay ko, magiging malungkot yun. Totoo, totoo. Nagigets ko yun. Kaya nga, hindi ko alam yung sagot. Alam mo, ng people, sorry. Dapat talaga, kung sino man yung napili mo maging partner in life, make sure na mamahalin niya rin yung ang pamilya mo. Napakalaking factor nun. Siguro may request na lang ako. Ano? Sa embassy po ng Greece, sana po huwag niyo kaming pahirapan ng nanay ko. Ipakita mo tong video na to. Pakita ko, roll VTR. Screen record mo to, be. Sa visa pwede interview, ba ipatrend natin Greek embassy? Kasi don't let them suffer. Hindi kasi mahirap yun. Yun yung masakit sa akin ngayon. So parang bittersweet sa akin yung pagpapakasal ko. Yun. Yes. Mahirap talaga yun. Kasi syempre parehas mong mahal. Eh. Mahal mo yung pamilya mo. Sobra. Mahal mo yung partner mo, di ba? So, at the end of the day, huwag nating papabayaan ng yung mga mahal natin sa buhay. Hindi ko papabayaan nanay ko. Mahirap eh. Na, di ba parang gusto nating lumabas. Kumbaga hindi mo lumabas. Kumbaga kumawala sa parents natin. Pero nakakalimutan natin na parang ang rason natin, it's my first time living eh. First time, ngayon lang ako mabubuhay. Mm-mm. Minsan nakakalimutan natin na yung mga magulang natin, it's their first time of living too. So, bago lang din lahat sa kanila ngayon. Ganda na. Bago lang din yun na parang wala ka sa poder nila. Totoo. Yung ganun. Diba? Juwain nyo na lang po nanay ko. Sali na lang po kayo sa Expecially Gawin For You. Gawin natin searchy yung mami mo. Gawin ko na lang kayo searchy nanay ko. Sige na, hello, baka mami. May mga marireto kayo. Mama ko 62. Malakas pa yun. Nagzuzumba pa yun. Ako na bahala. Pero, pray na lang. Sa ngayon, ang masasagot ko lang sa tanong na to kasi hindi ko pa alam yung sagot eh. Mm-mm. Hinaharap ko pa lang yung sagot sa tanong na yan. So, in time, siguro I would... Tama. Yes. Siyempre. Mm. Pwede ka naman kasing maging masaya na hindi mo pinababayaan yung pamilya mo. Totoo. Diba? Tuloy mo yung buhay mo na kung ano yung gusto mong makamit. Pero hindi sa to the point na pababayaan mo or kakalimutan mo na meron kang pamilya. Kaya nga napaka-importante na hindi ka hinahadlangan ng partner mo yes. sa mga responsibilidad mo sa pamilya mo. At mahal niya ang pamilya mo. All the more na dapat nga tinutulungan ka niya, dapat nagtutulungan kayo sa pag-support. Diba? Tama. Ayan. Mm-hmm. Madlang onliners, keep on following us for more breakups and love stories dahil we share this
especially for you. Nako, mamaya po tatlong talented bagets ang magtatagisan ng galing sa tawag ng Tanghalan Kids. Uy, abangan. Mamaya po yun. Abangan niyo kung sino kina Jazzy Rivera, Ayesha Bahoy, at Aryan Manigos ang tatanghaling daily winner natin. And don't forget, gamitin yung official hashtag natin for today. Hashtag Showtime Fantastic! Fantastic talaga. Oo, no. Oo, laging bitin, no, kapag especially for totoo, you. Totoo, ang dami natin kasing mga save. Tsaka yung madlang people, tingnan natin kung may time pa sana, ang sarap basahin. Sige, ilaban no? Natin. Ay, gusto ko lang pala batiin si Jay Failanga, yung kalokalike ni Meme Bay. Sa taga Cebu. Hello, Jay! Hi, Mama Jay Failanga. Dagang hello salamat. Hello sa mga taga Cebu. Yes! Naku, ito na TNT Kids. Huwag palalampasin yan. Magbabalik po kami dito lamang sa Showtime Online U. Kasama nyo pa rin kami dito sa Showtime Online U. Madlang people, magkakaroon po ng auditions para sa pangmalakasang segments ng It's Showtime. Ang tawag ng Tanghalan Kids ay open to all singers 6 to 12 years old. Ang tawag ng Tanghalan Year 8 naman ay para sa singers 16 to 59 years old. Maghanda rin po ng minus 1 na English at isang Filipino song. Yes, madlang people, ibahagi na ang inyong storya sa Especially For You para sa ex-couples. Dapat kayo po ay 18 years old and above. Open yan to all genders. At para naman maging searchy, dapat kayo ay single at 18 years old and above. Open po ito to all genders. Sumugod na on March 16 sa Robinson's Butuan. So true. At para naman sa madlang people sa Mindanao, tara na at mag-audition on March 14 sa Limketkay Event Center, Cagayan de Oro City from 10 a.m. to 3 p.m. May audition din po tuwing Sabado sa ABS-CBN Audience Entrance mula 10 a.m. hanggang 4 p.m. Kaya naman maghanda na and kid a kid. Aha, para naman sa ibang detalye, bisitahin lang aming social media accounts na @ Showtime na. See you, mga kapamilya. See you there. And madlang onliners, mark your calendars and watch out for the pangmalakas ang concert experience from our new gen singing champions JM Yusures, Raven Umali, Kimo, JM De La Serna, Mariel Montaliano, Laika Estrella, and Rhea Jen Villarreal. Yes, new gen champs ngayong April 27, 2024, 8 p.m. at the Music Museum. For tickets, contact Rain Parinias and Steffi Luciano or visit Polaris Star Magic and Star Magic accounts for details. Aha. Ay, binabati ko lang din pala si Ina Evans. Hi, Ate Ina. Hi, Ina. Ate Dick. Hello, thank you for watching. Oh. Hello. Promote kayo, guys. Follow niyo po kami. Pero bahala na po kayo, pa-follow niyo po ako. Pero social media accounts ko, Nikki Morena, yeah. Anthony Castillo, Anthony G. Castillo. Yes, Anna Ramsey, follow na. And Foria, i-follow niyo na rin. And visit niyo ang kape muna. Oo. Oh, yeah. Oh. Come on. Let's go. Oh, shout out sa Hi Baba, thank you for watching. You woke Hello, up so Baba. Early. I love you. Uh-huh. Hello sa mga taga Tarlac. Hello sa inyo. I love you, Baba. Oh, so sweet. Nako, mga madlang onliners, ha? Happy, happy Monday sa inyo. Tutok lang sa TNT Kids at samahan niyo ulit kami bukas dito sa pinakapaborito ninyong parang ano yan? Tong